Alright, good day everyone. I am Jetra and welcome back dito sa World Explorer. And on this video, pag-usapan natin is etong side mirror natin na kinabit natin, I think mag-isang buwan na rin. So, tingnan natin kung nakatulong ba siya or nasa gabay lang sa pagbibisikleta natin. Kasi, nandito tayo sa city kaya kailangan mag-adopt ng city features kaya kinabit ko ito. Pero, based on experience, medyo sakto lang na. So, pakita ko sa inyo na kung paano ko siya kinabit and ano yung future plan ko para dito sa side mirror natin. Anyway, nandito tayo sa Mauma side, ano? Yung sa mga tao dyan. Yan yun yung area na yan. Basta dito sa seaside. Okay? Kaya medyo mahangin. I hope narinig nyo pa rin ako habang pinag-uusapan natin to. So, side mirror natin. So, pakita ko sa inyo yung tsura ng bike natin. So, yan siya. And yung side mirror, yun. Yan yung kinabit natin. I think mag-iisang buwan na ang nakalipas. So, kinabit ko to talagang pinix ko na siya, no? Kung magkano ko pala siya nabili, this is 100, isa lang, 100, 100, that's 200, okay, so yan siya, nabit ko siya, nakapix na, pero ang totoo sa pag binili nito, rubber to, yung parang sa mga lights din na detachable, pero ito, yan, ganyan ginawa natin, kinabit natin siya rito sa dulo ng bar end. Pero nakaano lang to, naka yung IT band. Tapos binalutan ko ng electrical tape natin sa kabilang side. Yan. Naka electrical tape lang yan. Pinuno lang natin para mas safe and secured. Itong part na to, naiikot pa rin naman. Then, ganun din to, syempre. Okay. So, ganun din sa kabila. Okay, tutwist natin yung both side. Parang medyo loose lang to ng konti. Compared dito sa kabila. Okay, so, yun yung hindi okay. Pero, all in all, para sa akin, medyo hindi ko siya nagustuhan kasi unang-una yan, ang tingnan nyo lumapad yung ano lumapad siya eh. Kasi nga, yan na dati wala to, okay lang pero ngayon mas malapad na siya kaya mahirap nang dumaan or sumingit sa mga yap dadaan ako sa pinto or minsan talaga manipis yung dadaanan kasi nga medyo traffic talagang kailangan ko pang tapito dahil baka makasagi tayo. Then mamaya, after mong dumaan doon, ibabalik mo rin. So yun yung mahirap na part. So another na nahirapan ako kasi nga, ilagyan natin ang side mirror. Hindi maiwasan. Natatabig talaga ito malimit. Kaya galaw siya ng galaw. Minsan, kahit nagbabike ka, natatabig mo, kaya habang tumatakbo ka, malaki ang chance na syempre, i-adjust natin. Which is, pag ina-adjust natin to, syempre, hindi tayo makapag-focus dun sa daan. Or dito, yan, ito yung daan eh. So, hindi tayo makapag-focus. So, baka maka-accidente pa tayo. So, the best is, adjust natin, slow down talaga tayo, or kung maaari, huminto muna tayo. Okay, pag natabig lang naman natin. At katulad natin sa ito, medyo hindi okay. Minsan, pag napapadaan sa malalim na lubak, talagang nagmumove. Ganun din tong part na to. So, wala, nasikipan ko na eh, pero lumawag na siya. Tapos, kung bago lang din kayo sa side mirror, makikita nyo, no, parang ang layo pa nung nandun sa likuran. Parang tutuusin. Tapit lang. Okay.
Kaya magugulat ka, andyan na pala sa tabi mo. Okay, kaya minsan, lilingunin mo pa rin talaga. Kailangan lingunin mo pa rin dahil kung hindi, baka mamaya, lumiko ka, gulat ka, nasa tabi mo na. Aksidente, ang aabutin. Okay? So, hindi siya ganun ka... Kasi may tawag nga din, alam mo talaga yung tawag din sa ano na yun, sa effect. Okay, kung alam nyo, comment nyo na lang below. So, yun yung dapat nating tandaan pag magsa-side mirror tayo. So, another thing is, yan, papansin nyo, yan, madumi. So, yung mga ginagamit kong panlinis dito sa bike, yan, panlinis natin, hindi ko pwedeng gamitin dito kasi iba to eh. Iba tong salamin eh. So, gagamit tayo ng ibang panglinis dito. So, gastos ulit, dagdag, gamit, para ipanglinis dito sa salamin natin. So, yun din yung another na medyo kailangan nating mag-adjust. So, ngayon kasi medyo maaga pa, kaya okay kung tutingin tayo sa side mirror natin. Pero pagkagabi na, wala eh. Magdidepende talaga tayo dun sa ilaw ng sasakyan. Kung may sasakyan ba sa likod natin or wala. Ang problema, dun sa area kasi namin, talaga maraming ano, maraming sasakyan na hindi gumagamit ng ilaw or nagtitipid ng baterya. Tricycle, minsan motor, jeepney. Kaya kailangan pakinggan natin maigi yung daan. Kaya hindi ko sinasuggest talaga yung maglagay tayo ng earphone habang nagbabike. Speaker is okay, pero earphone, wag na. So, yun, hindi natin makikita agad dito yan kung may sasakyan pagka madilim, tapos yan, magugulat ka, wala ngang ilaw. Kaya mas okay kung gabi na, titingin pa rin tayo, lilingon pa rin tayo sa likod natin para makita natin kung may sasakyang paparating. Okay? When it comes to looks, no, medyo hindi siya okay. Ang awkward or ang pangit yung tingnan talaga. Ano? Di maganda. Mas maganda yung dating looks niya nung wala tong part na to. And syempre, nawawala na rin to ng purpose kasi nga, pagka bumagsak, ito yung unang tatama dapat eh. Para hindi masira tong hand grip natin. Pero ngayon, meron na itong mirror. Yeah. Pagka bumagsak, ito na yung unang tatama. Basag talaga to. Eh, pag nabasag to, magkakalat ka ng bubog. And yun, ingat. So yun yung hindi maganda rito. Pangit nga yung pagkaka setup ko ng lagayan ng mirror. So sa akin, ganting itsura, no? Pagka nakakabit siya. Iba kasi nasa ilalim yan. Yung iba, nandito sa ibabaw. Pero wala na akong kakabitan kasi rito eh. Wala na, nandito na yung brakes. Agad na eh. So, ganyan talaga yung ginawa kong pwesto niya. Kaya at least nakakapit pa ako rito ng maayos. Then, pwede ka na may lagay ng papaganyan. Sana. Yung iba, ganyan ginagawa eh. Pero sa akin nga, hindi po pwede dahil pag kumapit ako lang, tatamaan ko na yun. Okay? Kaya ganun talaga yung pinaka way. Pero, yeah, kita ko naman siya pag nakakapit ako dito. Yung iba kasi talaga hindi makikita eh. Kaya pinaka the best option ko, maglalagay ulit ako. Dito, yung parang sa motor, tapos nakaangat siya dyan. Ganun yung mangyayari. Kung maglalagay ako ulit. So yun yung itsura ng side mirror natin. And by the end of the day, baka ang plan is magkalan din natin ito. Ganun din eh, para sa akin ha. Ganun din, lingon din ako ng lingon sa likod. And yun yung na-adjust ko dahil malimit matabig. And nagkarapan akong dumaan dun sa pintuan namin dahil medyo lumabad siya. Tutupi ko, tapos ayusin ko ulit. Then paglalabas ako, ganun din, matatabig, tapos ayusin ko ulit. So, nakakatamad. Kaya, para sa akin, patanggalin ko muna. Eh, at the same time kasi, yun nga, no, yung bike natin is tatlo, no? So, kung gagamit ako ng side mirror, maganda yung tatlong yung side mirror. Kasi mamaya, masasanay ako na side mirror, tapos yung sasaya ako sa isa. So, yung adjustment yung mangyayari.
kaya better, tanggalin ko na lang muna lahat para sa akin. So kayo, kung gumagamit kayo ng side mirror, tapos sanayan nyo na rin, then that's good. So iba-iba kasi tayo ng way kung paano mag-ride. So para sa akin, yun yung experience ko. And maybe kayo, hindi ganun ang situation. Kaya mas pipiliin nyo na magkabit na lang or iiwan na lang na nakabit yung side mirror. So yun lang muna guys, after this video. Thank you.